Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 813 ng Ride On ng Ministry, araw po ng Monday, Lunes, June 13, 2022. Yes, ang Ride On ng Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Magandang umaga po sa ating lahat, kapatid na Tita Corazon Navarro, kapatid na Nelda Nunan, at gayon din ang mga iba pa na kung saan ay makakasama po natin. Mamaya gayon din sa ating kapatid na Erlino Pasyon at ng kanyang asawa na si Liliwa Joy. Purihin natin ang Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, sino pong marapatin, puso namin, Panginoon, na laging uhaw ng iyong banal na presensya, gayon din sa iyong mga salita na nagpapatibay sa amin. Maaari po ba, Panginoon, na kami po ay muling pangunahan ninyo sa napakahalagang gawain na ito ng aming mga puso at isipan at buhay na nangungusap sa inyo, pati na, Panginoon, ang aming mga pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat, at gayon din ang iyong pamatlugot sa amin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Dulutan kami, Panginoon, ng kagalakan, gayon din ang kasapatan ng pangunawa, at gayon din ang maayos na daloy ng gawain na ito, O Diyos. Mahayag ka sa bawat isa namin. Iniaalay po namin lahat sa inyo sa tanging pangalan ng Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Magandang umaga din sa iyo, kapatid na Jabonesa Elisa Hadormeo Gansin. Gayun din ang kapatid na Pastora Leonora Dato. Tayo po ay makipagnig sa Panginoon, magpuri. Dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Come on, let's repeat the song. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais,
manalikain o Diyos para sa akin. Come on! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, purihin po natin ang Panginoon at handog natin na pagpupuri, pagpapasalamat. Tanging inaalay natin sa ating Panginoong Yesus, nating tagapagligtas. Magandang umaga rin sa iyo, kapatid Marilyn Miliante Agustin. Gayon din ang kapatid Florida Ramos Gonzales. Yes, purihin po natin ang Panginoon sa ganitong pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod. Unang araw po ng bagong week na ito na kaloob ng Diyos sa atin. Well, tayo po ay dumako sa ating pag-uusapan. Yes, good morning kapatid na Pastor Jerome. Yes, ganda ng pangalan na Jerome. Purihin natin ang Panginoon. Well, ang ating pong pag-uusapan ay mula pa rin sa aklat ng Ecclesiastes na isinulat ni Haring Solomon. Doon sa bandang chapter 2, verses 18 to 23. And of course, we indeed acknowledge materials na ginagamit po natin. The Full Life Study Bible, King James Version, gayon din ang New International Version at ang Biblia ng mga pastor na Poimen. Well, ganito po ang sinasabi. Gamitin po natin ang New International Version at gayon din yung aking natukoy na salin. I hated all the things I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether that person will be wise or foolish? Yet they will have control over the fruit of my toil into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. So my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. For a person may labor with wisdom, knowledge, and skill, and then they must leave all they own to another who has not toiled for it. This too is meaningless and a great misfortune.
What do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? And then all their days their work is grief and pain. Even at night their minds do not rest. This too is meaningless. Well, tignan natin sa pagkakasalin sa wikang Tagalog. Kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa. Sa ilalim ng araw, yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang hangal? Gayon man ay mamuno siya sa lahat ng aking pinagpaguran. At sa aking kagamitan, ginamitan ng aking karunungan, sa ilalim ng araw ito man ay walang kabuluhan. Kaya't ako'y bumalik at aking ibinigay ang aking puso sa kawalang pag-asa. Sa lahat ng gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Sapagkat kung minsan ang taong gumawa na may karunungan, kaalaman at kakayahan ay iiwanan ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para dito. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Sapagkat ano ang matatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpapaguran? Sa ilalim ng araw. Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ng kanyang gawa ay pagdaramdam. At pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluhan. Well, pinagpala tayo ng Panginoon sa paggabasa mismo ng mga talatang ito na siyang salalayan ng ating pag-uusapan na ating pagsasalusaluhan mga ride on sa Panginoon. Well, ang ating pong topic, the meaningless human labor. No permanent value. Ang walang kabuluhang paggawa ng tao, walang permanenteng halaga. Well, dito sa pinaka-passage na ito ay isang konkretong konteksto ng buhay. Isang sitwasyon, hindi lamang nangyayari sa kapanahunan na ito po ay nasulat at maging sa mga panahon na katulad nito. Well, ang tao nilikha ng Diyos, gayon din lahat ng nasa kanyang paligid. Yan man ay nasa himpapawid, yan man ay nasa lahat ng saklaw ng environment, pati na ang time, pati na ang space, pati na ang mga celestial bodies, everything. Lalo na hangga ipinagkaloob, pinagkatiwala ng Diyos na buhay sa bawat isa. Gayon din kung paano niya nilikha.
ang araw at gabi. Kung ano ang layunin ng araw sa buhay ng tao at gayon din kung ano ang layunin ng gabi, kaloob din ng Diyos sa tao. Well, itong binabanggit mismo ni Haring Solomon ay napakalalim at napakalawak na palaisipan. Because it has to do with life. It has to do with the connectivity of life among with the other. Are you with me, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos? Dumarating nga yung panahon na kung saan ay ang tao na sobra-sobra ang kanyang paglalaan ng kanyang time, ng kanyang strength, ng kanyang effort, makamtan man lamang niya ang kanyang pinakahahangad sa buhay nito. Maring niya magtagumpay, maring niya mabigo, maring ang maging resulta ng kanyang pagpapagal o pagpapagod sa ilalim ng araw na kaloob ng Diyos bawat araw. Mga karaydon sa Panginoon Diyos, kaya nga dito ay sinasabi mismo ng katagang 18 na kinabumihaan ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw, yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. Well, alam naman natin mga karaydon sa Panginoon na kung saan ang buhay natin physical sa daigdig na ito ay sa panahon na ito, hindi tayo aabot ng 500 years. 200 years. Praise the Lord. Thankful na tayo sa Panginoon. Umabot tayo ng 70, 80. O kaya may bonus pa, makaabot tayo ng 100 years. Pero likas at katotohanan sa buhay ng tao habang siya ay nabubuhay. Yes, hindi lamang kumain, hindi lamang uminom, hindi lamang mga buhay, kundi gayon din na kung saan ay maghanap buhay. Katulad po natin. Dahil kailangan po natin na ang bawat araw sa lahat ng ating mga pangailangan at gayon din sa mga nais pa natin makamtan sa buhay natin ay ma-achieve po natin. Pero ang lahat ng yan ay hindi po maisa sa katuparan per se on the context of human labor alone. Mga ka-ride on sa Panginoong Diyos. Makakarelate tayo dito sabagkat, well, nandoon ang ating pagpapagal, nandoon na kung saan ay meron tayong mga, yes, mga ari-arian na naipundar, lupa, bahay, lahat, kayamanan, at mga iba pa. Pero darating ang panahon na kung saan ang lahat ng mga ito ay hindi po natin madadala mismo sa ating rectangular na coffin na ating hihigaan at maging sanityo. Kundi ang mga iyan ay iiwan sa mga susunod na kung saan ay siyang mag-i-inherit. Ngayon, nag-iwan dito ang passage na ito ng katanungan.
Isang katanungan na sinasabi sa talatang 19 at gayon din na meron din karagdagang tanong doon sa verse 22. Ang tanong dito sa talatang 19, at sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang hangal? Yes, yung tao na kung saan ay susunod sa atin kapag dumating yung pinaka-ending ng buhay natin na physical. Yung bang magpapatuloy sa pinagpaguran natin ay magiging taglay ba niya ang pagiging isang pantas o kaya pagiging isang hangal? Well, yan po ay nagiiwan ng pagkakataon upang tayo magkaroon ng malaliman at malawakan na pagtitika. Pero merong kasunod ang tanong na yan na sinasabi ng sumulat mismo, gayon man ay mamuno siya sa lahat ng aking pinagpaguran. Di ba? At sa aking kagamitan, ginamitan ng aking karunungan sa ilalim ng araw. Ito man ay walang kabuluhan. Well, mga karay doon sa Panginoon, tunay nga naman na kapag nag-end ang buhay natin, yes, ang mga iba nga ay kung ano man yung mga naiwan, ano man ang mga iyon ay merong mga nag-aaway, yes. Merong inaabot ng matagal na pag-uusap kung paano mangyayari at kung paano magkakaroon ng common na desisyon upang mangyari ang tinatawag na extrajudicial partition pagdating sa mga properties. Mga karay doon sa ating Panginoon, yes, yung namatay na kung saan ay nagpagod at siyang nagpamana ay wala na siyang magagawa sapagkat tapos na ang kanyang buhay physical sa daigdig na ito. Ang mga pinamanahan, ayon na ang magsisilbing, yes, mabuting katiwala. Maaring magiging mabuting katiwala na gamit ang pantas, ang karunungan, kaalaman at gayon din ng kakayanan. Knowledge, wisdom and skill. Sa kabilang dako ay maaring dahil hindi niya pinagpaguran. Maaring magsilbi siyang hangal. Na walang pagpapahaga at walang pakundangan na kung saan ay malulustay ang kanyang mana na hindi naman niya pinagpagura. Kaya ang nagiging resulta walang kabuluhan. Yes, the meaningless human labor, no permanent value. Ang walang kabuluhang paggawa ng tao, walang permanenteng halaga. Gayon din na walang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay na kung saan ay hindi niya napagyayaman. Sa ilalim ng rurok ng kaloob ng Diyos na araw at gabi sa lahat ng mga blessing, sa lahat ng mga opportunities to become good stewards ng ating Panginoon. Well, yan ay may iwan sa atin para sa ganon ay magkaroon tayo ng patuloy na pagsasalamin. Pagdidili-dili sa katanungan na yan at sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang
hanga. Well, pero ang tao na kung saan ay sumunod sa pagpapagal na nag-iwan ng mga ganitong blessings, alam niya kung ano ang mabuti, alam niya kung ano ang tama, alam niya kung ano ang mali, alam niya kung anong magiging outcome nito. Pero nang dahil sa katigasan ng ulo, at gayon din nang dahil sa kasaraduhan ng puso, at gayon din na kung saan ay nang dahil sa malayo, ang isip, ang puso, ang buong pagkatao sa lumalang. Kahit alam niya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, kung ano ang makabubuti at kung ano ang hindi makabubuti. Yes, maring arya siya ng arya. Pagkatapos sa bandang huli, kanyang sasabihin, nasa huli naman ang pagsisisi. Well, ano man sabihin ay huli pa rin. Kanya nga dito sa sinasabi ng verse 20 na mahalaga din na kung saan ay pinaparating sa atin. So my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. Kaya't ako'y bumalik at aking ibinigay ang aking puso sa kawalang pag-asa. Sa lahat na gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Naranasan ba natin sa buhay natin na kung saan pagod na pagod tayo, binibigay natin lahat ng ating kaya? Pero nakakaranas tayo ng desperation. Nakakaranas tayo ng kawalan ng pag-asa. Nakakaranas tayo ng panlulumo. Nakakaranas tayo na kung saan ay pati katawan natin ay parang tigang natutuyo. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kaya nga ho, sinasabi ng passage na din ito, for a person may labor with the wisdom, knowledge, and skill, and then they must live all day on. To another who has not toiled for it, this too is meaningless and a great misfortune. Sapagkat kung minsan ang taong gumawa na may karunungan, kaalaman at kakayanan o kakayahan ay iiwanan ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para dito. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasama. Kaya nga ho mga kapatid sa Panginoon, yung hindi pinagpaguran, madaling malos na. Are you with me? Kayo ba'y agree dun? Yung hindi pinagpaguran ay madaling maubos. Pero yung pinagpapaguran mo sa ilalim ng araw na ito, binibigay ang lakas, ang kaalaman at gayon din ang karunungan at kakayanan na merong pagpapahalagan na kung saan ay nandun ang pagsasaalang-alang lagi. Nandun na kung saan ay pinapahalagan ang bawat sentimo at gayon din ng bawat bunga ng pagpapagal na yan. Kaya nga po, nandun ang kalungkutan na kung saan ay pinagpaguran mo, pagkatapos ay ibiniyaya mo sa sino man, lalo na sa mahal mo sa buhay. Pero kitang-kita ng dalawang mata mo kung saan ay hindi pinapahalagahan. Ngayon, alam naman natin ang istorya ng alibughang anak, diba? Pero salamat sa Diyos sa kalauna na inagising
nanumbalik muli sa poder ng kanyang Ama, na merong pagsisisi, na merong restoration, at gayon din na muling yan nagpapasakop ng lubusan sa kanyang Ama. Na merong self-realization, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At dito kung saan ay meron pang isang mahalagang katanungan nila tag mismo ng sumulat. Mula dyan sa verse 22, makakaray dun sa Panginoon, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? Sapagkat ano ang matatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Well, mga kanay doon sa Panginoon, napakahalaga po ang katanungan na iyan. Para sa bawat isa atin, bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo nagtatrabaho? Ano ba ang layon? Ano ba ang inaasahan natin na makamtan? Kapag pansarili, hindi ho makapagtatagumpay. Pero kapag merong mabuti na kung saan ay pinaglalaanan, kung ano ang bawat pinagpagunan, nandun ang pagpapahalaga. Yan nga sa verse 23, pinakahuling versikulo ng ating pinaka-passage, sinasabi ng sumulat, all their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. This too is meaningless. Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit, at ang kanyang gawa ay pagdaramdam, at pati sa gabi ay hindi nagpapahinga. Ang kanyang isip, ito man ay walang kabuluhan. Naranasan ba natin ang ganitong konteksto ng buhay? Pagod na pagod tayo, hirap na hirap tayo, ibinuhos natin ang lakas natin, ang dunong natin at kaalaman natin, kakayanan natin. Sa bawat buong araw na pinagkakaloob ng Diyos sa buhay natin, and then nandun pa rin na kung saan puno tayo ng pasakit. Puno tayo ng pagdaramdam. Walang kapayapaan, walang kapanatagan at walang kasiyahan. Ngayon din na kung saan ay pati buong magdaman, hindi makatulog. At gayon din na meron din karanasan na kung saan ay hindi makakain. Gayon din na kung saan ay tinutubuan na ng mga tagyawat. Hindi mapahinga. Ang kanyang isip, ang kanyang katawan, kahit gabi na na kung saan ay laan upang samantalahin ang pagpapahinga. Yan ang sinasabi na sumulat na kung saan ay yan man ay walang kabuluhan. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, that is indeed the meaningless human labor, no permanent value. Ang walang kabuluhang paggawa ng tao, walang permanenteng halaga. Yan ang tinatawag natin, mga ka-ride on sa Panginoon, na paggawa ng tao na hindi ho nakatalaga, hindi ho nakapailalim sa Diyos.
na ang nagiging resulta ay walang permanenteng pagpapahalaga. Are you with me, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos? Kaya nga, kailangan natin ang ating palagian na nagiging kaakibat, na nagiging katuwang sa buhay natin sa paggawa. Sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Ano bang sinasabi ni Apostle Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colossians? Chapter 3 verses 23 to 25 at pansinin ninyo ang bawat kataga na sinasabi ni Apostle Pablo dito. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Well, hindi tayo gumagawa upang sa ganun na i-please natin ang tao, kundi ang nawawalhati ay ang Diyos na nahayag sa tatlong persona na tinalakay natin kagabi sa ating pananambahan, na siyang nagbigay ng buhay natin, na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng panahon, nagbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman at gayon din ng kakayahan, na nagbibigay sa atin ng blessing, na nagbibigay sa atin ng kaparaanan kung paano tayo magiging matagumpay sa buhay na ito, na merong contentment, na merong perseverance and continuing dedication unto the God, unto the Lord the Jesus. Kaya nga ho, ibang klase yung nagiging resulta ng paggawa na kung saan ay buong puso na ginagawa natin sa Panginoon. Yon na ibang klase na hindi napipilitan. Gayon din na kung saan ay merong galak na gumagawa na hindi ho nagdadabog, na hindi ho nakikita sa kanyang mukha na kung saan ay di mo mapanag kung ginugusto at nagigiliw sa kanyang mga ginagawa. Well, nakaranas na ba kayo ng ganyan? O kanya kasama niyo sa bahay, kasama niyo sa trabaho na kung saan ay mas madalas na kung saan ay nagko-complain, mas madalas na kung saan nagdadabog, at gayon din kung minsan makakarinig ka ng mga tunog na pati na yung ballpen ay tumatalansing, at gayon din na kung saan ay pati pa ay nagdadabog. Hirap kayo makasama yung ganun sa buhay natin sa trabaho. Tama si Paul dito sa kanyang sinasabi, whatever, yes, you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po na sa buhay ng tao, nararanasan niya ang pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang Diyos na ito sa pamagitan ni Jesucristo na lumuluklok sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kahit nahihirapan sa kanyang paggawa, nandun pa rin ang ngiti. Nandun pa rin na kung saan enjoying the work na ipinagkatiwala sa kanya mismo. Because meron siyang minamahal ng lubos. Meron siyang kinikilala na Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Kung kanya't meron siyang commitment, meron siyang dedication, meron siyang focus, meron siyang joy, at meron siyang magandang aura, panloob, panlalim, at panlabas, enjoying the work for the Lord. Whether it be in the secular, in the spiritual, in the family, in the community, in the workplace, we belong every day. And that we can indeed experience that permanent value of what we are doing dahil hindi natin ginagawa upang sa ganun ay mabigyan ng kaluguran, ma-please natin ang ating mga masters, kundi ang higit sa lahat sa atin ay mawawalhati ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Well, yan po ay napakahalaga. Pero mayroon pa sinasabi ni Apostle Pablo sa verse 24 and 25. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord the Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs. And there is no favoritism. Tama rin sa Apostol Pablo sa kanyang sinasabi. At gayon din na natatamaan tayo. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ginagawa ng masama ay pagbabayaran sa kasama ang kanyang ginawa. At walang itinatanging tao. Kaya nga ho, yung paggawa na hindi ho na walang kabuluhan. Lagi na kung saan ay merong nagiging kapalit. Gayon din. Kung mabuti ayon sa kalooban ng Diyos ginagawa natin, meron din maganda na kung saan ay resulta na ginagawa natin sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus, whatever you do to the least of my brethren, ginawa na natin sa Kanya. Di ba mga kapatid sa ating Panginoon Diyos? Kaya nga ang paggawa natin sa mundong ito na walang favoritism. Nanawa. Nitong paparating na new administration sa ating bansa. Nawa hindi ho mangyayari yung paggawa na kung saan ay human labor upang sa ganun ay merong maitas. Hindi ho sana kung sana ay upang magsipsip, upang sa kanan ay meron siyang magiging kapalit at personal interest na makuha. At gayon din na kung sana mga pamamahal at paggawa ay hindi po sana mananaigang favoritism ang pagtatangi, kundi ang patas na pagtingin, patas na paggrato, patas na pagtrabaho at patas na merong kabuluhan sa lahat ng bagay alang-alang sa bansa at alang-alang sa bawat mamamayan sa ikagaganda nito, sa ikatagtatagumpay nito at gayon din sa ikasasaganan nito mga ka-ride on sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho mga kapatid sa Panginoon, even what is indeed the left of one's possessions, meron tayo pagkatapos ng kamatayan natin. Maari na kung saan ay sayangin ng kalokohan ng ibang tao
na kung saan di pinagpaguran pero kanyang lulustayin. Well, hindi man lahat. Pero yan ay realidad sa buhay po ng bawat tao sa mundong ito. And therefore, mga kanay doon sa Panginoong Diyos, the meaningless human labor, no permanent value. Ang walang kabuluhang paggawa ng tao, walang permanenteng halaga. Pero ang meaningful human labor under the sovereignty of God in Jesus Christ and the guidance of His Holy Spirit and the continuing nurturement of His words. Mga kapatid sa Panginoon, there is indeed permanent value and reward. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos, kaya nga ho, nararapat lamang na kung saan ay atin po na lubos na patuloy na ipinagkakatiwala sa Panginoon. Without God, wala tayong magagawa. God will always be our help. Do you agree, mga kanay, doon sa ating Panginoong Diyos? God will always be our help. In Jesus Christ, through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit. I like that hymn, mga kapatid sa Panginoon, ng title nito ay, O God, Our Help. Yes. Siya ang tumutulong po sa atin. At hayaan ninyo na awitin natin ito at atin pong salaminin. At ating wari-wariin. Diyos, tulong sa nagdaan pag-asa kailanman. Sa bagyo'y aming kanlungan at aming tahanan. Sa lilim ng iyong trono kami mapanutol. Patang tanging bisig mo, tanggol ng totoo. Bago matindig ang bundok at lupa'y maayos, ikaw nga'y lumalaging Diyos, walang pagkatapos. Sa'yo libo mong panahon, waring kakahapon. Parang gabing dagling manaw, pagsikat ng araw. O Diyos, tulong sa nagdaan pag-asa kailanman. Ilaw naming habang buhay at laging tahanan. Amen. O aming Ama at aming Diyos, Ikaw po ang siyang aming tulong. Hindi lamang sa nagdaan na panahon, kundi maging sa pangkasalukuyan at gayon din sa habang panahon at sa habang buhay, meron kami. Dahil Ikaw, Panginoon, ang siyang aming laging tahanan.
Ikaw lagi, Panginoon, ang lagi naming sasalalayan at pundasyon ng aming mga buhay. At gayon din sa aming paggawa at paglilingkod. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa hamon ng mensahe ng buhay mula sa inyo sa pamagitan ng panulat ni Haring Solomon at gayon din na Apostol Pablo. Nawa, Panginoong Diyos, hindi nakasalanay ang buhay namin sa paggawa bilang tao lamang, kundi ang paggawa namin, Panginoong Diyos, nasa ilalim ng iyong paghahari, ng iyong pamamatnubay, Panginoong Diyos, upang sa araw-araw masumpungan namin, Panginoon, ang pananagumpay at gayon din ang pagpapahalaga at gayon din ng permanente at panghabang buhay na halaga ng merong kabuluhan na naidudulot, Panginoong Diyos. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga nakalipas na aming pagpapabaya, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin mo kami, patawarin. Pagindapatin niyo kami, Panginoon, at muli niyo kaming pagkalooban ng pagkakataon upang sa kanon, Panginoon, magawa namin ang naayon sa inyong kalooban. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat. Lalo na sa iglesia naming kabilang, lalo na sa pamilya na kami po ay kabahagi, sa lipunan, Panginoon, kung saan kami po ay kabahagi din. Patuloy ka, Panginoon, na maghari sa bawat isa amin sa tanging pangalan ni Jesucristo. Ito po ang siyang paunang panalangin namin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon ay atin pong ngayon, mga kapatid natin, na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay mismo sa araw na ito. Yes. And opportunity for us to minister with them. Ang kapatid na Rosa Danyo ng Tondo, Manila City. Gayun din ang kapatid na Jonah Lua Kabalitasan Bakani ng Dipon na Quirino. Dang Kines Fader ng Alakapan na Cagayan. Pati na ang kapatid na June yes, Agunoy na nandun sa bandang Seoul, South Korea. Dikunis Liancel Andikoy Latawan ng Maribelas Bataan. Melay Lucas Tangonan ng Manila City. Gayon din ang Pastor Barangay Captain Aldrin Hapson ng Maria Aurora. Reverend Lani Garliebo ng Kawayan City, Isabela. Well, ito po ang ilang mga pangalan na nakarating sa impina ng Wildwood Ministry na birthday po nila. Na ating pong ibinubulalas ang ating pagbati at higit sa lahat ang ating mga panalangin sa bawat isa sa kanila. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa oportunidad kaloob mo sa amin upang ang mga kapatid na ito ay aming mabati, maipanalangin, O Diyos, sa iyong banal na presensya. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa ang may birthday sa Luzon, Visayas at Mindanao na Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa kasama na, Panginoon. Ang bawat sanggol na mismo na isinilang sa araw na ito, na kung saan kami po ay nakiki-birthday, kami po ay bumabati at kami po ay nananalangin para po sa lahat sa kanila. Para sa inyong patuloy na pag-iingat, pagliligtas, ang iyong patuloy na paggawad sa kanila, Panginoon, na maayos, nakalagayan ng kanilang kalusugan at pangatawan at gayon din ang pamilya na kung saan ay kabilang sila, O Diyos.
marami pa na daratal po na birthday nila sa mga darating na mga panahon. Upang sa ganun, Panginoon, ay lalo nang makita, masumpungan at maranasan, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong aruga, ang iyong protection, ang iyong paghahari sa bawat isa sa kanila at gayon din pamilya na kanilang kinabibilangan. Nawa, Panginoon, sa araw na ito mismo ay hindi po sila makalilimot na lumapit sa iyo upang magpasalamat. Magtalaga muli ng kanilang mga buhay at lahat na kung saan niyo pong ay pinagkakaloob sa kanila. Yes, our Lord, that yes, Christ. Pagtagumpayin ang kanilang mga buhay sa lahat po ng larangan at ikaw po, Panginoon. Ang sentro ng kanilang buhay, ng kanilang paggawa, ng kanilang pamilya at gayon din sa lahat pa ng larangan, Panginoon. Ikaw ang siyang manatiling Panginoon at tagapagligtas nila, O Jesus. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon at atin pong batiin sila sa pangmagitan ng awit. Mabuhay ka na wat pagpalain, masayang pusong may talangin. Sa Diyos sama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binabahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payabang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapanaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig kong walang kaparang. Ang tahanan ngayon nagsasayang ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin pinamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan naman natin lahat po ng my birthday sa araw na ito. Gayun din ang mga sanggol ng sinilang mismo sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. Gayun din ito naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, purihin natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito at tayo po ay dumako sa ating mga panalanginan. Kung meron kayong mga prayer request, type niyo at isend ninyo. Kano man yung prayer request na yan, dulog po natin sa Panginoon. Gayun din kung merong my birthday, wedding anniversary, mahalang okasyon sa inyong mga pamilya, type ninyo. Nang mabati at may panalangin natin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Gayun din akong sana i-shout out sa buong pamilya ng mga santos at ng mga tamayo dyan sa bandang barangay Punturin ng Valenzuela City, Metro Manila. Ang kumaring Joy Santos,
Gayun din ang kapatid na Lisa Santos Tamayo, ang kanyang asawa si Willie Tamayo, at gayon din ang kanilang anak na si Guillaume Santos Tamayo. Shout out sa buong pamilya at salamat po sa inyong pahatid na blessing. Patuloy na pagpalay ng Panginoon buong pamilya ng Santos at gayon din ang Tamayo. At kayo patuloy na ingatan, pagpalay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon at gayon din na lalong pasaganay ng Panginoon ang inyong mga kabuhayan at gayon din ang inyong mga pananampalataya at gayon din ang inyong mga espiritual na pamumuhay sa araw-araw. Gayon din ang pag-iingat pagliligtas ng Panginoon makamtan ninyo at gayon din ang pag-aaral ni Guillaume Santos Tamayo at gayon din ang kanyang paparating na magiging maganda na kanyang kinabukasan sa mga darating na panahon. Marapatin niyo, O Diyos. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Yes, shout out sa buong pamilya ng Santos Tamayo family. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At gayon din, purihin natin ang Panginoon. Shout out din sa mag-asawang DSE, Reverend Ernie De La Cruz, at gayon din ang kanyang asawa na si Mrs. Anong pangalan niya? Nenita De La Cruz, diyan sa bandang Maribelas, Bataan. Yeah, salamat din sa pahatid ninyo na blessing sa nakaraan. Pahalapakan natin, patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at gayon din sa inyong ministeryo at leadership na ginagampanan sa araw-araw. Hindi lamang sa church yan, sa BEPS, Methodist Church, kundi sa panunungkulan sa buong distrito ng South Bataan District. In the mighty name of Jesus, bless pang inyong mga kalusugan, gayon din ang inyong mga pangailangan at kabuhayan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Gayon din na mula sa ating kapatid na Amelita Celestra ng Talim Island, Binangon and Rizal. Bishop, patuloy po akong humihingi ng prayer po sa inyo. Sure, dami ko po iniinom na gamot po. Yes, kita ko po yung listahan na yes, walong klase ng magkakaibang mga gamot. Nang mga ito ay mga maintenance na mga medicines. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa buhay ng kapatid na Melita Celestra. Pati na Panginoon, ang kanyang minamahal na asawa, Pastor James Celestra, at sa buong kanilang angkan, Panginoon, sa kanilang mga anak, mga manugang, at gayon din, Panginoong Diyos, sa kanilang mga apo. Umaasa kami, Panginoon, ng iyong patuloy na pag-iingat, proteksyon sa buong angkan ng Celestra, ay kanilang makamtan, Panginoon, sa kanilang araw-araw na buhay, paggawa at paglilingkod mismo sa iyo. Yayamang, Panginoong Diyos, na kung saan ay meron din mga iniindahan na Melita Celestra patungkol sa kanyang kalusugan at pangatawan, na kung saan ay meron siyang walong magkakaiba na mga medisina na kanyang tinetik araw-araw. I-bless mo, Panginoon, ang mga ito nang makatulong sa kanya, sa kanyang kalusugan, at gayon din, Panginoon, na wala po sana na kung saan ay magiging side effect, kundi makatutulong, makabubuti sa kanyang kalusugan para sa normalization ng lahat ng mga kinakailangan mag-normalize sa kanyang kalusugan, Panginoon. Ang kanyang blood pressure, ang kanyang sugar level, at iba pa,
Gayon din, Panginoon, na patuloy po ninyo na siya'y alalayan sa araw-araw at sa tituwina. Dulutan siya lagi, Panginoon, ng ligaya na nagmumula sa inyo at gayon din ng pag-asa at gayon din, Panginoon, ng kanyang kailangan po na kagalingan upang lagi ma-restore siya spiritually, physically, financially, O Lord, gayon din for continuing good health and wellness para po sa kanya. Marapatin niyo. And that we claim and we declare, i-bless niyo rin ang kanilang ministry at leadership na ginagawa sa pamagitan ni Pastor James Jaime Celeste sa kanilang limang mission churches, sa mga kanib, gayon din sa mga katuwang na mga manggagawa. I-bless po rin niyo lahat sila. Matugunan ang kanilang mga pangailangan, lalong mapagpala, Panginoong Diyos, kanilang mga kabuhayan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, patuloy po kami na nagpapasalamat sa buong nakalipas na buong linggo at gayon din ang buong linggong aming haharapin. At sa samantalahin, Panginoong Diyos, salamat po sa mga naranasan naming pag-iingat at pagliligtas. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong mga gabay, sa inyong mga pantas na mga payo. Salamat po sa inyong mga pagpapaalaala sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na daloy ng blessing, sa patuloy na daloy ng wisdom, ng knowledge, at gayon din ng mga skills na kailangan namin, at gayon din ng understanding, ways and means of, victoriously doing what is for Thy glory. And in accordance to Your will, O Lord, that Jesus Christ, salamat din, Panginoon, sa anumang napagdaanan namin ng mga challenges, difficulties, trials, storms, na kung saan marami kaming natutunan, lalo kaming naging matatag, lalo na kami, Panginoon, ay nagmamature, lalo na, Panginoon, na kung saan ay patuloy kami na kumakapit sa iyo, patuloy kami na umaasa sa iyo at nagpapailalim sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga answered prayers na aming idinulog sa iyo, yan man na ang tugon mo ay yes, ang tugon mo man, O Diyos, ay no, sapagat din naming kailangan, ang tugon mo man, Panginoon, ay wait, nandito kami, Panginoon, handang maghintay. Yan man ay matagal man, yan man ay maaring bukas ang katugunan o maaring ngayon, O Diyos. Salamat po ng marami. Salamat din, Panginoon, sa mga provision mo sa amin, mga revelation mo, mga pangako mo sa amin, Panginoon, na patuloy namin na napanghahawakan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga pagpapagaling mo, sa mga dumanas ng karamdaman, sa mga dumaan ng kagalumihanan, mahihirap na yugto ng buhay na sila'y nahahampas, O Diyos. Salamat po sapagkat Ikaw ang siyang aming great provider, ang aming good shepherd, ang aming great healer. Ikaw, Panginoon, ang ilaw ng sanglibutan. Ikaw, Panginoon, ang nagsisilbing lakas namin, pag-asa namin. Ikaw ang mananatiling aming hari, Panginoon, at tagapagligtas, restorer, at gayon din salamat po ng Panginoon na kung saan inyo po kaming pinagtitiwalaan, inyo po kaming kinakasangkapan, Panginoon, at gayon din na kami patuloy na ang inyong ginagawa more than iyong conquerors, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami.
Maraming maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng inyong mga kinakasangkapan sa araw-araw. Yan man ay mga individual, yan man ay mga pamilya, yan man ay mga institusyon, pang-gobyerno at pang-pribada, pang-iglesia, yan man ay mga church workers, lingkod bayan, o sino man, Panginoong Diyos, maging lahat ng mga iba-ibang klase ng frontliners, Panginoon, sa buong daigdig na ito. Salamat po ng marami. Patuloy na pagpalain po ninyo ang lahat. Yes, katulad po ng lahat ng mga bansa ang buong mundong ito, ang bansang Pilipinas na nasa transition period ng pagpapalit po ng panibagong administration sa lilipas na administration, Panginoon. Well, nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, sa malapit nang matapos na panunungkulan ng mga pinagkatiwalaan mo, Panginoon, mula sa presidente hanggang doon sa pinakababang, sa lahat ng mga proyekto na kanilang ginawa, lalo na sa Build at mga iba pa, at gayon din sa paglaban ng pandemya. Yan man ay pang-national, yan man ay pang-rehiyon, yan man ay pang-distrito, pang-probinsya, pang-municipalidad at panlunsod, mga barangay, at mga iba pa, Panginoon Diyos. Marami pong salamat. At umasa kami, Panginoon, na kung saan, kung ano man ang hindi natapos ng administration na ito, lalo na ang mga magagandang mga proyekto ay nawa, Panginoon, na ipagpapatuloy ang susunod na administration. Yes, Lord, panalangin namin ang katagumpayan ng paparating na inauguration nitong 19 ng Hunyo na mangyayari dyan sa bandang Davao City upang maitalaga ang halal na Vice President sa katauhan ng Sara. Yes, Semarman, yes. Duterte Carpio. At gayon din ang inauguration ng halal na Presidente nitong katapusan ng buwan na ito. Yes, June na 30 na mangyayari naman dyan sa yes, National Museum ng Republic of the Philippines sa katauhan ng President-elect Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Nanawa ito, Panginoon, ay maging matagumpay at gayon din lalo tigit, Panginoon, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan pangunguna. Kayo po ang gabay. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpadaloy ng karunungan ng kaalaman, pagkaunawa at gayon din ng kaparaanan. Lahat ng kailangan na kung saan makabubuti sa bansa namin, Panginoon. Kasama ng iyong proteksyon, ng iyong pag-iingat. Gayon din, Panginoon, sa mga mapipili na mainonominate ng presidente sa Commission on Appointment ng Senado na magsisilbing mga kabinete niya. At sa lahat pa ng mga libo-libo na kung saan ay itatalaga. Tulungan mo upang makapili, Panginoon, ng tamang mga tao sa tamang posisyon na merong katapatan, na merong pagmamahal sa bayan at gayon din na merong sipag, merong katalinuhan, merong kahusayan at gayon din na handang magsakripisyo alang-alang sa bansang Pilipinas. Sa gitna ng napakaraming mga problema, mga pangailangan sa lahat po ng larangan,
Tulungan mo, Panginoon, ang kabuuan ng bansang ito upang sa ganun ay ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, pagmamahalan, bayanihan. Bagaman na merong mga individual differences, bagaman meron din mga pagpuna dahil nga sa kami ay nasa ilalim ng demokrasya. Pero dalangin na, Panginoon, na ang mga bagay na yan na ay naway maging konstruktibo at maging malusog na avenue para sa ikabubuti ikaon lang, ikapagtatagumpay ng bansa. Sapagkat nandun sana, Panginoon, ang pag-asalang-alang na kung saan lahat kami ay mga Pilipino. Nawa, Panginoon, ay aming pagyamanin at bigyan ng lalong kabuluhan, Panginoong Diyos, ang aming sinelebrate kahapon na 124th Independence Day ng Republika ng Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa pagiging Pilipino namin. Salamat sa bansa namin. Inyo pong patuloy na kung saan ay pagpalain, pangunahan at gabayan, padaluyan, Panginoon, ang kapayapaan, ang katarungan at gayon din ang kabanalan, katwiran at gayon din ang katagumpayan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng bansa sa buong mundong ito, lalo na, Panginoon, sa mga merong problema na matindi na hindi pa natatapos. Na invasion ng Russia sa Ukraine, nawa, Panginoon, sa madaling panahon matapos na ito, upang sa ganun ay makapagpanimula ang bayang bansang Ukraine, upang ma-restore at upang maghilom ang mga sugat at makamove on na, Panginoong Diyos. Yes, sa lahat po, Panginoon, ng mga bansa, sa lahat po ng mga kontinente, sa buong mundong ito, Panginoon, shower your blessing, your peace, your holiness, your kingdom, come, O Lord, that Jesus Christ. Yes, Lord Jesus, dalangin po namin na kung saan ay magkaroon na po ng kawakasan nitong pandemyang ito. Marapatin po rin yung Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay aming dinudulog lahat po ng mga total cases ng pandemic. San man dako sa buong mundong ito, Panginoon, na kung saan ay lumalapit sa inyo upang dulutan, Panginoon, ng kapayapaan, ng kapanatagan, ng katatagan, at gayon din ng pag-asa at gayon din ng kagalingan kailangan. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat po ng may karamdaman, lahat ng laman ng pagamutan, lahat, Panginoong Diyos, na sa banig ng karamdaman, anumang klase ng karamdaman, Panginoon. Kasama rin, Panginoon, ang mga araw-araw po naming po yung pinapanalangin, katulad po ng kapatid na Reverend Macario at Turida, ng United Methodist Church dyan sa bandang Cagayan, gayo din ang kapatid na Janelle Santiago, Jean Santiago, na nasa pagamutan dyan sa bandang Quezon City, at gayon din ang kapatid na Roger Montibergen na nasa pagamutan din. At salamat, Panginoon, at siya ay nakauwi na pala. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Grace Ramos Jimenez na nasa Illinois, at gayon din si Medi Tiambao ng Chicago, Illinois, Monching Cabrito Rulan ng London, United Kingdom, Iyas Hon Espiritu Domingo ng Quezon City, gayon din, Panginoon, ang kapatid na Felicidad at Bugayong ng Pangasinan, at maging ang kapatid na David Perry, Rose Perry, Ann Navarro, Renilio Langit Guyano, Jane Lomacan, Demetria Buesa, Sherman Balbuin, Pastor Oliver Ochia ng Cebu City, at gayon din ang kapatid na Anna Angkahas Rocafort, ang kapatid na Achi Maria Ninita Pondon ng Cebu City,
At ang Pastora Baby Bulgado ng Caloocan City ng kanyang anak na si Connie Bulgado. Gayon din ang kapatid na Andy Dabo Amelita Barcela ng Di Nalupihan Bataan. Nanay Rebelina Makatugal at Nanay Zubia Mercado ng Bataan. Billy Ripalda ng San Mateo Isabela. Beth Gallebo ng Kawayan City Isabela. Marizel Gaby Tantenko et al. Ng Hermosa Bataan. Gayon din ang Tita Digonisa Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City. Lalo na sa kanyang operation sa darating na June na 22 sa Lung Center. At gayon din, o Ama't aming Diyos, ang Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Corazon Navarro, Miriam Navarro, Rinaldo Navarro ng Sito Balanga Bataan. Mirna Sanchez Raparandacanay ng Sydney, Australia. Evangelist Jesus Anelita Bautista ng Mangaldan, Pangasinan. Ang panganganak na ni Jessa, na asawa ng kapatid na Jeremia Celestra. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Edgardo Kasiguran na Simon. Ang kanyang operation sa June 27, diyan sa Batang, Ohio, USA. Rodolfo Taklay ng Victoria Tarlac. Gayon din ang Pastor Pablito Pulyantes ng Binangonan Rizal. Lahat po sila, Panginoon, di man namin matukoy kung ano ang magkakaibang kanilang pinagdadaanan, pero naniniwala kami, Panginoon, na alam po ninyo na. Lahat sila, Panginoon, dinudulog po namin, O Diyos. Pinapanalangin na silang lahat, Panginoon, na inyo pong dulutan nang lubos na kagaling ang kailangan nila. Ma-restore sila, Panginoon. Makarecover silang lahat at gayon din na madulutan sila, Panginoon, ng maayos, matibay na kalusugan at pangangatawan at matugunan din lahat ng kanilang mga pangailangan, espiritual at financial, O Diyos. And even to bless its family they belong. Marapatin niyo, Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Marami pong salamat sa presence ng bawat isa. Patuloy mo rin pagpalain, Panginoon, ng mga kapatid na ito sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga pinagkakabalan sa araw-araw. I-bless mo, Panginoon, kanilang mga kalusugan at pangatawan at gayon din na matugunan po ang kanilang mga pangailan sa araw-araw. Bless their livelihood, their business, their ministry, their work, their leadership, and extracurricular activities, O Lord. O aming Ama at aming Diyos, kasamahin mo kami sa buong araw na ito sa lahat po ng aming mga responsibilidad, mga gawain. Muli namin tinatalaga ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Muli namin pinagkakatiwalang lahat. Tulungan mo pa kami, Panginoon, na magtagumpay lagi sa gitna ng masalimuot na buhay na ito. Na sa iyo kami kumikiling, sa iyo kami aasa, mananalig sa anumang sitwasyon na aming pagdadaanan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. God bless and protect us all, always, through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Be with you, be with us all, now and forevermore. Everybody will say, Amen at Amen sa ating Panginoon. Ang Ride On Ministry, patuloy pinangumusta sa body sa atin. Kumusta kayo mga kapatid sa Panginoon?
Salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow ninyo sa page na ito at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Wide On Ministry. Ngayon ay ating pong tungayan ng mga comments na inyo pong ipinarating sa ating Live On Ministry sa araw na ito mismo. Mga karay doon sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, praise the Lord, yes. Purihin ang Panginoon, yes, how are you, my dear Erlino Pasyon? Nang Bambang, Biskaya, God bless Pasyon family. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bambang, Biskaya. Shout out sa buong church later. Sa kanilang magagawa, gayon din sa lahat po ng mga membro, with my wife, Lilua Joy Asis Pasyon, and my sister, Mrs. Febi Pasyon Kuya. God bless your ministry. Winabi niyo po ng prayer. Yes, palapakan naman natin ang kapatid na Lilua Joy Asis Pasyon, at gayon na kapatid na Febi Pasyon Kuya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta ka na kapatid na Diakonesa Elisa Hadormeo Gansi ng General Tria City, yes, Cavite. God bless sa Gansi family at gayon din ang ministry and leadership na iyong ginagampan at gayon din sa akadema at gayon din ang iyong mahal na asawa na pastor ng yes, Concho. Ciudad Adelina, yes, Village, Methodist Church, dyan sa bandang Tres Martir City, Cavite. God bless Gansit family. Yes, purihin ang Panginoon. At gayon din ang inyong mga kabuhayan. At gayon din ang iyong realty na pinagkakabalahan. Pagpalaan ng Panginoon, gayon din ang iyong academic work. Purihin ang Panginoon. Yes, ang kanyang comment ay mapagpalang umaga po sa lahat. Thank you very much. Likewise, gayon din, kumusta na po kayo, Tita Corazon S. Navarro ng Capitol Methodist Church dyan sa bandang City Balanga, Batangas. God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kayang comment, blessed Monday morning hall, Bishop. Thank you very much. Gayon din po sa inyo at sa inyong lahat dyan. Gayon din mula sa kapatid na Pastora Leonora Dato ng Sito Balanga, Bataan, ang nag-take over ng gawain ng 7 ng gabi, pero nantala yata ito ng Whole World Prayer Brigade, Prayer Brigade, Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless Dato family at gayon din ang iyong ministry at gayon din ang iyong leadership. Palapakan natin. Hallelujah. Praise God. Parang hindi ka nakasalamin kagabi sa iyong pagganap ng ministeryo. Puri ang Panginoon kanyang comment. Blessed and peaceful Monday morning po, Bishop. Ate Jean and Lola Biyaya and everybody listening to our Ride on the Ministry. Thank you very much likewise. Gayon din sa ating kapatid na Marilyn Milliante Agustin. How are you, my dear? Kumusta ang buong pamilya? Where are you in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao? Wherever you are, nandiyan din ang ating Panginoong yes. God bless Agustin family. Purihin natin ang ating Panginoong kanyang comment. Amen. Yes, amen sa Panginoon. Gayon din sa ating kapatid na Florida Ramos Gonzalez. Nice to meet you in this live streaming. Purihin ang Panginoon. Yes. Are you from Laor, Nueva Ecija? Well, po rin Panginoon at God bless Gonzales family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kayo, Pastor Jerome? Yes, nice to meet you in this live streaming. Yes. Ano kayong pilyado ng kapatid na Jerome? Puri ng Panginoon, yes. Ano man ang pilyado mo, yun na. At, yes, you are a pastor of St. Luke Methodist Church dyan sa bandang Daet. Yes, Daet, Camarines Norte, St. Luke United Methodist Church. Shout out to Lobby John. At sa lahat,
lahat ng mga taga-Bait Camarines sa Norte, purihin natin ang Panginoon. Yes, kumusta mga pamilya Alcantara dyan? Yes, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga pamilya ng mga Letana, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Laguardia, purihin natin ang Panginoon. Yes, God bless you, your family, and your ministry and leadership. Ang kanyang comment, magandang maugmang aldaw po, Bispo Tangonan. Thank you very much. Maugmang aldaw din sa inyong lahat dyan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayun din mula sa kapatid na Teresita Herman, dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon. God bless Herman family. Purihin natin ang Panginoon ng comment. Happy morning, Bishop and the All Wide on Ministry. Keep safe, everyone. God bless. We debut po ng prayer. Puso, prayer, puso, prayer. Puso at prayer. Thank you very much. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Good morning at God bless you all dyan. At gayun din ang kanyang added comment. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Debut din po ng prayer, prayer, prayer. Kumusta ka na kapatid na Achi, Mary na Tapundon, dyan sa Batang Cebu City, Cebu, Visayas, sumayang adlaw sa tanang dagang salamat. God bless you at gayon din ang iyong ministry, Whole World Prayer Prayer Brigade, laban sa COVID-19 bilang administrator, at gayon din ang iyong medical work. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta na ang iyong mata? Ang kanyang comment, grace and blessed Monday, Bishop, Ma'am Jean at Ibiyaya. God bless po sa lahat. In Jesus' name, maraming maraming salamat po at gayon din po sa inyong lahat dyan. With the energy po ng bulaklak ng gumamela, yes, talbos ng balonggay, bulaklak ng sunflower, gumamela at gayon din ng talbos ng balonggay, bulaklak ng sunflower at gayon din ng prayer, prayer. Yes, po rin Panginoon, thank you at blessed Monday at God bless you all din dyan. At gayon din ang kanyang added comment, Shalom, yes, para pagkat natin ang Panginoon kapayapaan po sa bagay sa atin. At gayon din sa mga Ilocano, Kapya, Talna, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Well, nice to meet you, inaanak. Yes, Pastor, Pastor at Diconisa, Crisel Macarayg Abagon, yes, ng Emma Wesley, dyan sa bandang, yes, Samal Bataan. Umusta na kayong mag-asawa ng ating inanak na Pastor June Abagon? God bless Abagon family at gayon din ang inyong mga ministries, leadership ng inyong pinagkakabalan sa araw-araw. Yes, shout out din sa Wesley Methodist Church at gayon din lahat po ng mga kanig dyan. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang comment. Kapagpalang buhay po sa lahat. Thank you very much. We debut po ng prayer at gayon din ng ganon. Yes. At gayon din kasama natin ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We debut po ng prayer at gayon din ng ganon. Purihin natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta ka na kapatid na Marisel Gadia Tantengo ng Hermosa Bataan? God bless the whole family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta ka na ang buong pamilya at gayon din ang iyong tutorial hub. Purihin ang Panginoon ang kanyang comment. Magandang morning po everyone. God bless us all. God bless you, Bishop. You are a blessing to a lot of people. Salamat po sa araw-araw na mensahe. Thank you po sa prayers sa family namin. Thank you Lord for everything. Bilibid po ng prayer, prayer, prayer. Gay din ang puso, puso, puso. Yes, thank you very much. To God be the glory. Magandang morning din. At God bless you all dyan. Pakumusta mo ako sa buong pamilya. Gayon din mula sa ating kapatid na Nehemias Orpiada ng Malabon City, Petra, Manila. God bless Orpiada family. Purihin natin ang Panginoon ng comment. Good morning po, Bishop, and to all, God bless, thank you very much, gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kayo dyan sa Batang Ilagan City, yes, Isabella? Yes, kumusta kapatid na Betty niyo sa Liberesosa? God bless, o sa Liberesosa family? Ang
Kanyang comment o pagpalang araw po Bishop Lito, Ate Jean Lolibea at mga Karaydon Ministry. Pagpalain tayo lagi ng Diyos. Maraming maraming salamat po. Mapagpalang araw din sa inyo lahat dyan. Patuloy po kayo na pagpalain din ng ating Panginoon sa lahat ng araw at sa lahat po ng panahon. How are you, my dear kapatid na Donna Ella Agacera Lunag? Yes, nice to meet you in this live streaming. Are you from Ramon Isabela? Yes, at Robert Jean at God bless Lunag family. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din ang kanyang comment. God is good, Bishop. God's morning. Thank you very much. Yes, God's morning din sa inyo lahat dyan. Ingat kayo, God bless you all. Gayun din lang sa ating kapatid na Governor of the Vilma Domingo ng Pansol, Dilaman, Quezon City, Manila. God bless Domingo family. Pag-ibig natin ang Panginoon ng kanyang comment. Blessed Monday morning po, Bishop and family. Sa Raidon Ministry, God bless us all po. Amen at amen. Maraming maraming salamat po at gayun din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka na, Pastor Pablito Poliantes ng Binangon ng Rizal? God bless Poliantes family at sa lahat po ng iyong pinagkakabalaan sa araw-araw. Ang ganda ng kanyang profile, ano? At parang logo ng, yes, Jollibee. Chicken Joy. Puri ng Panginoon. At siguro ang kapatid na Pastor Pablito Poliantes ay meron siyang rasyon na Chicken Joy. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Yes. Ang ganyang comment, binuksan ko po ang amplifier, Bishop. Kanya dinig ng kapitbahay, palapakan naman natin. Hallelujah! Praise the Lord, puri ng Panginoon. Salamat po, pagpalain po kayo na pagpalain po kayo. Thank you very much. Yes, indeed, in-appreciate natin yan. Purihin natin ang Panginoon. Yes, kaparaan na kung saan ay ang mensahe ng Panginoon ay ma-extend in the community sa mga kapitbahay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise. Patuloy ka rin na pagpalain ng Panginoon. Gayun din ang buong pamilya at gayun din ang iyong ministry. How are you, my dear Amerita Celestra ng Talim Island, Binangon, Rizal, at gayun din ang Pastor Jaime Celestra na iyong minamahal asawa, God bless Celestra family, at gayun din ang inyong mga ministeryo at pangunguna na ginagampan ng Diyan. Hallelujah, praise the Lord, kanyang comment, magandang buhay, mapagpalang buhay po sa ating lahat. Bishop Lito, Ma'am Jean at Tita Biyay, at God bless you more and us all. Thank you very much likewise. Binibigyo po ng prayer, puso, at gayon din ng peace. Mukha ng tao, may puso, at gayon din ng bulaklak ng rosas. At gayon din ng bulaklak ng gumamela, talbos ng malunggay. Palapakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang buhay, mapagpalang buhay din sa inyong lahat dyan. Ingat kayo dyan. God bless you all at gayon din ang kanyang energy comments. Panalangin, may star at gayon din meron nakasulat sa ribbon na blessed. At gayon din ang energy ng, yes, meron nakasulat na blessings. Mula sa Panginoon, yes. Meron darating na blessing mula sa Panginoon sa bawat isa atin. Gusto ba natin yung mga karayadon sa Panginoon? Gayun din ang kanyang emoji ng puso, kulay pink. Meron nakasulat na amen, may star. Palapakan natin ang Panginoon. Gayun din ang kanyang emoji ng angel na kung saan ay taimtim na nananalangin. Yes, we pray and intercede sa prayer ng angel na ito. Shout out sa lahat po ng mga angels ng Panginoon sa buong na kalagitan, at gayon din ang emoji, dalawang beses na kung saan ay kanyang isinare. Magsilbi na tayong agila ng Panginoon na meron tatlong stars, at gayon din naman nakasulat na victory in Jesus Christ. Star of faith, star of hope, and star of love. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang emoji na kung saan ay butterfly na colorful, at meron nakasulat na good morning. Thank you very much. Good morning din. Hallelujah. Yes. Good comment mo lang sa ating kapatid na masipag na Jaconesa Elisa Dormeo Gansit. Salamat po, Bishop, sa mensahe ng buhay. Salamat din sa mensahe ng mga awit. Welcome to God be the glory. Salamat din at gayon din ang kanyang added comment. Amen sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din mo lang sa ating kapatid na Milda Minay. Kumusta ka na? God bless Minay family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, mga kapatid, na kung saan ay patuloy po na nakakainganyo ng kanyang ngiti. Puri ng Panginoon ang kanyang comment.
Yes, isang agila. Yeah, mayroon nakasulat na victory. Mayroon tatlong stars. Purihin natin ang Panginoon. Para sa iyo, kapatid, the star of blessing. Yes, star of victory. And star of hope. Purihin natin ang ating Panginoon. Oh, musta ka na kapatid na Minerva de la Cruz dyan sa bandang Calaca, Batangas? Yes, God bless de la Cruz family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good day, Bisha. Please pray for my heart ailment. Mabagal po ang tibok ng puso ko. Thank you po. Withable you po ng prayer. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ikaw po na siyang may akda ng buhay ng kapatid na Minerva de la Cruz. Ang hindi mo ng kanyang kasalukuyang kalagayan sapagat meron siya na heart ailment, Panginoon, na kung saan ay siya po'y nakakaramdam ng mabagal na pagtibok ng kanyang puso. Kung kanya't ito po ay kanyang inilalapit, iniluluhog sa iyo, Panginoong Diyos, because naniniwala siya, nananalig siya, Panginoon, that you can do something beautiful, extraordinary para sa kanya. Upang sa kanyang Panginoon ay mag-normalize po ang magiging tibok ng kanyang puso at magiging maayos ang kalagayan po mismo ng kanyang puso, Panginoon, na nasa sentro ng kanyang existence. Yes, igawad po ninyo sa kanya ang lubos na pagsasayos, ma-restore ng lubusan gumaling ang kanyang puso, Panginoon, at gayon din ang kanyang buong kalusugan at pangatawan, good health and wellness para sa kanya. Spiritual and financial provision, inyo rin ipagkaloob, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, de la Cruz family, dyan sa bandang Calaca, Batangas. In the mighty name of Jesus, and that we claim and we declare, everybody will say amen at amen sa Panginoon. Yes. Maniwala ka, aayos yan. Yes. Kumusta ka, kapatid na Tope Alcantara? Nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines? Are you living somewhere dyan sa bandang Quezon City or somewhere dyan sa bandang, yes, saan lugar? Quezon, Nueva Ecija. Wherever you are, you're there. Nandun din ang ating Panginoong Diyos. Puri ang Panginoon na ikaw ba ay kamag-anak ng Pastora, yes, Babes Marcelo. At gayon din yung isang Alcantara pa. Yes, kumusta kayo lahat dyan? Puri ang Panginoon. At ang kanyang comment, complete healing for Richard Ruby. Binibigyo po ng prayer, prayer, prayer. In the mighty name of Jesus, we join the claim and declaration of Top or Tope Alcantara for the complete healing, complete recovery, complete restoration, good health and wellness, spiritual and financial provision for Richard Ruby. Please, Lord Jesus, release para sa kanya sa pamagitan ng presence ng kapangyarihan at paggilis ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Ruby at gayon yung buong pamilya ng mga Alcantara. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming nagkakaisipan. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, shout out sa kapatid na Richard Ruby. Puri ng Panginoon. Gayun din, added comment mo lang sa ito, kapatid, Governor B. Ebo di po ng puso, yes, kulay pink. Pero nakasulat na amen, may star, 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 star. Palapakan natin ang Panginoon. Gayun din ang puso, kulay pink. At ang sanay yakap-yakap, purihin natin ang Panginoon. So intimate relationship with Jesus Christ. Hallelujah. So in love with God in Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. God
gayon din ang kanyang emoji ng panalangin, may star, 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 at gayon din sa ribbon, meron ang kasulat na blessing. Blessed assurance, Jesus is mine. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang emoji ng palakpat na kung saan tumatagending po, malakpak daw tayo. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang kanyang added comment, nagpapasalamat ang buong Bibat family sa walang sawang panalangin. Magaling din po, magaling na din po siya. Palapakan natin, we praise you and we praise the Lord. Excuse me po. Sa kagalingan, tinamo ng mga Bibat family, particular sa Noria Bibat. Palapakan naman natin ang Panginoon. Thank you so much. We praise you and we thank the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen at amen. Well, purihin ang Panginoon at patuloy pa tayo magpasalamat sa Panginoon. Patuloy natin i-claim, i-declare na kung saan ay gawaran tayo lagi ng Panginoon na malusog at matibay na kalusugan at pangatawan. Kumusta kapatid na Bella Dios Pinto? Diyan sa bandang 9 Asia, God bless Pinto family. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Leo Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po na kasubaybay. God bless po your ministry and God bless us all po. Thank you very much. Blessed morning din at God bless all dyan. We need you po ng prayer. Prayer at puso at gayon din ang kanyang added comment. Amen po, Bishop Leo Tangonan. We need you po ng prayer. Prayer at gayon din ang puso. Palapakan natin ang Panginoon. Always amen at amen sa pagiging maraming salamat po sa lahat po ng mga comments. Maraming salamat po sa mga manonood pa at gayon din sa mga pagpapadala pa ng mga comments after this live streaming. Maraming salamat din po sa mga kapatid natin na kung saan ay presente sa pagkakataon na ito. Di man kayo nakapagpaabot ng inyong mga comments, pero ang inyong presence at pakikipanalangin, pakikinig, ayan po ay di matatawaran na kung saan nire-recognize at pinapasalamatan po natin. Katulad po ng ating kapatid na Nelda Nunan dyan sa bandang California, USA. God bless Nunan family. Purihin natin ang Panginoon. Gayun din ang kapatid na yes, every step, every nation. Walang iba ang ating kapatid na mapaglakbay, Brother Erner Arcangel Felix dyan sa bandang USA. God bless Felix family. Puro ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ang ating kapatid na Nila Tolentino Peria Manzano. God bless Manzano family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ang kapatid na Annelisa Tomas din sa bandang Maryland, USA. God bless Tomas family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din, added comment mula sa ating kapatid na Melita Celestra. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palapakan natin na Panginoon. Ready po ng prayer, prayer, prayer. Peace, peace, peace. At gayon din, puso, puso, puso. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Abang lingkod ng Panginoon ay pansamantala nagpapaalam po sa body sa ating mula episode 813. Tungo sa maraming episode natin maharapin mula Lunes hanggang Sabado. Alas 7 po ng umaga, gayon din araw po ng Linggo, alas 6 ng gabi. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at shout out din sa ating kapatid na yes, Madam Florenda Nabua ng San Pabian, Pangasinan. God bless Nabua family at gayon Chelsea dyan at gayon din ang inyo pong paaralan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga panalangin at gayon din sa lahat po ng inyong mga pagigisa sa gawain na ito. Purihin natin ang Panginoon. Binabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Shout out, i-bless din natin si Jesus Christ at gayon ng Holy Spirit. Ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona at gayon din ang mga angels ng Panginoon ng buong kalangitan at gayon din ang buong kaharian ng Panginoon kung kaya't kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin.
Yes, Kingdom Faith sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. May we enjoy the whole day ano man ang ating gawain. Gayon din natin may pagtagumpay. At gayon din sa mga blessing nating tatanggapin sa buong araw na ito na pinapasalamatan ng ating Panginoon. At gayon din sa paparating na buong magdamag na ating pong haharapin na naging mamaliwalas at maging mapayapa, at gayon din at tayo po ay makaregain ng panibago, iba yung kalakasan, naligtas tayo at magising tayo na maluwalhati at buhay na buhay sa darating na panibagong umaga. Purihin natin ang Panginoon at babay po sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah.